forgiveness of sins will be preached in this name to all nations. To all nations beginning at Jerusalem. Sa buong daigdig, nagsisimula sa Jerusalem. Jerusalem, Philippines is our Jerusalem. Manila is our Jerusalem. Pag sinabi mo Jerusalem, Israel. Pag sinabing mong Manila, Philippines. Pag pupunta nga na ibang bansa, mas kilala pa yung Manila kaysa sa Philippines eh. Totoo lang. From what country you came from? Philippines. Where is the Philippines? In Manila. Ah, in Manila. Mas alam pa nila yung Manila kaysa sa Philippines. Totoo. Nasaan yung Tokyo? May diging iba, hindi tayo alam na yung Tokyo nasa Japan. Pero yung Tokyo, nasa mall. Verse 48. You are witnesses of these things. 49. Witnesses of these things, no? I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Ay, hindi ka pwedeng nangingibang bansa eh. Hindi ka pwedeng nag-a-abroad eh. Para magtrabaho sa ibang bansa. Para mag-negosyo sa ibang bansa o para maging missionary sa ibang bansa. Hindi ka muna i-train eh. Na hindi ka muna i-anoint. Na hindi ka muna bigyan ng power from on high. Kaya napakahalaga nito eh. Ito'y napakahalaga. Stay in Jerusalem. Stay in the city. What city? Jerusalem. Until you are clothed with power from on high. Alam mo, bago ginawa ni Barnabas at saka ni Pablo ang apostolic work, Acts 13, in-anoint muna sila ng church ng Antioch. Lahat po ng lalabas sa ibang bansa para magtrabaho, missionary ka. At pag hindi mo lalagyan ang pagiging missionary mo, talo ka. At pag hindi mo nilalagyan ang pagiging missionary mo, hindi mo alam. Number one, number two, doon sa dudugag ka. Bitaw pa ho ba? Stay in the city until you have been clothed with power from on high. Manatili ka sa syudad para bigyan ka ng baro ng kapangyarihan mula sa itaas. Kita mo si Narda? Narda, pilay yun. Subukan mong sugurin mo siya. Wala siyang magagawa sa'yo. Subukin mong marami nangangailangan, wala siyang magagawa sa'yo. Pero once ang nilunok niya ang bato, at sumigaw niya siya na, Tara! Nagkaroon na siya ng power. Amen. Totoo yun. Subukan mo si Superman, malabong matanong na kasalabi. Humingi ka ng tulong sa kanya, wala siya matutulong. Subukan mo nga, magbugin siya, wala siyang magagawa. Pero na sandaling, pumasok pa siya sa mga telephone bot. At hinubad na niya ang kanyang kasuotan, at sabi niya, Superman! Andun na yung power niya. Ganito tayong lahat. We cannot evangelize and win the world unless we have power. What the world needs is power. Nang pinuntahan ni John G. Lake ang Africa, nag-full-time, iniwan ng trabaho, dala niya lang pocket money. Hindi niya alam kung sinong pupuntahan niya, walang contact person sa Africa. No contact person. Pumunta ng Africa, lahat ng demon possessed kinast out niya. An apostle to Africa. Power. Si Hudson Taylor, nagpunta ng China. Pagdating niya ng China, may suporta siya pero nawala ang suporta niya. At ang sabi sa kanya, nung pagdating niya ng Russia, bago pa siya ng China, bago pa siya ng China, huwag mong asahan ng suporta.
asahan mo ang Diyos mo. Tama pala. Hindi pala siya dinidiscourage. Sinasabi lang para sa kanya ang katotohanan. Pero alam mo ba, siya ay lingkod na ng Panginoon at an apostle to China. Meron pang isang kapwa lingkod ng Diyos, George Mueller, an apostle of prayer. Mismo si George Mueller o iba pang mga lingkod ng Diyos ay sinusuportahan siya. Kasi, pag nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon, hindi pwedeng suportahan ng marami at hindi pwedeng suportahan ng Diyos ang tawag mo. Amen? Nakikinig pa ho ba tayo? At anong sabi ganoon sa aklat ng Isaiah 51 verse 2? Gumaganda na ang ating pag-aaral. Huwag tutulugan ito. Tumataas na ito. Isaiah 51 verse 2, tingnan mo. Look to Abraham, your father, and to Sarah, who gave you birth. When I called him Abraham, he was only one man. Nakikinig pa ho ba kayo? Look to Abraham, your father, and to Sarah, who gave you birth. When I called him, he was only one man. Isipin mo, nang tinawag ng Lord si Abraham, nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang siya. Kaya sa unang paglabas niya ng Mesopotamia, ng Babylon, ng Iraq, hindi siya agad tumuloy ng Kanaan. Tumaan pa ng Haran. Sapagat kasama pa niya ang tatay niya. Pero hindi niya kailangan isama ang tatay niya. Kaya ang tatay niya ay namatay ng Haran. Saka siya tumuloy ng Kanaan. Pero nung pagpunta niya ng Kanaan, kasama pa rin niya si Lot na kanyang pamangkin. Pero inihiwalay pa rin ng Diyos kay Lot ang kanyang pamangkin. Nakikinig pa ho ba tayo? Sapagat hindi magmumula kay Lot ang pagdami niya, magmumula sa kanyang nag-iisa. Pakinggan mo itong ngayon. Nag-iisa. Nag-iisa. Nag-iisa lang siya. Kahit nag-iisa ka lang, diyan sa bersang kinalalagyan mo, nag-iisa ka lang na taga-KOJF, nag-iisa ka lang na taga-Kingdom of Jesus Fellowship, kinasabi ko sa'yo, hindi ka mag-iisa. Bakit? Ito ang sabi ng Bible. Look to Abraham, your father, and to Sarah, who gave you birth. When I called him, he was only one man. Tingin dito sa harapan. And I blessed him and made him many. Amen! Nanatili mo siya nag-iisa? Pinagpala ko siya at dumami siya. Pinagpala ko siya at dumami siya. Nag-iisa lang ako sa bansang ito ng Arabo. Hindi ko ito kayang i-evangelize. Hindi ko kayang itayo ang gangin ng Jesus Fellowship dito. No! Isaiah 51 verse 2. When I called him, he was only one. Sa waray-waray, usa. Sa Bisaya, sa kapag sa Ilocano, may isa. He was only may isa, usa. Nang tinawag ko siya, pero hindi siya nanatiling nag-iisa, pinarami ko siya. Amen? Pinarami ko siya. Pararamihin ka ng Diyos sa bansang pupuntahan mo. Pararamihin ang membro ng KOJF dyan. Ang mga leaders ng KOJF dyan at pararamihin dyan. Amen? Ang mga supporter ng KOJF. Ikaw na nag-iisa, dadami ka. Ikaw na nag-iisa, dadami ka. Dalawa ka lang, nakas ka, nalago ka, dadami ka. Amen? Balikan natin ang ating text, Isaiah 49. O Isaiah 54, yung ating text kanina. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Verse 3. If sabi na enlarge the place of your tent, enlarge your vision. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nation. Dadami ka. Nag-iisa ka na pumunta sa bansa.
Nag-iisa kang KOJF sa bansang iyan, pero tatami ka. Nag-iisa kang KOJF sa square lang iyan, pero tatami ka. Nag-iisa kang KOJF sa probinsang iyan, pero tatami ka. Tatami ka, lalawa ka, lalaki ka, lalaguman. Lalawa ka. Amen? Nakikinig po ba tayo? Tatami ka. Kung paano pinarami ng Lord si Abraham, pararamihin ka rin. Romans 4:13. Anong sabi sa Romans 4:13? It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. Pakisabi, by faith. Ano ibig sabihin ng by faith? Ang ibig sabihin ng by faith, Hebrews 11, verse 1, pababa. Mula sa wala, nagkaroon dumami. By faith. Yan ang ibig sabihin, no? Mula sa wala ang daigdig, sinabi ng Diyos, magkaroon ng daigdig, nagkaroon. Magkaroon ng araw, ng lupa, ng ulan, ng dagat, magkaroon, nagkaroon ka. Amen! Yan ang ibig sabihin ng by faith. Mula sa wala, meron na. Mula sa wala, meron na. Amen! Pararamihin ka ng Diyos sa bansang pupuntahan mo. Nag-iisa kang KOJF na umalis sa Pilipinas sa ibang bansa, tatami ang KOJF. Nag-iisa kang supporter. Nagpapadala ng iyong tithes and offerings and first fruits. Tatami na yan. Marami na kayong magpapadala ng tithes, offerings and first fruits. Tatami na yan. At mabilis tayong bibili ng sarili nating lupa at church. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hinanang palakpak natin. Ulitin-ulit. Nag-iisa ka, lumabas ka ng Pilipinas. Nag-iisa ka. Pero dadami ka. Sa eskwela hang yan, nag-iisa kang KOJF, pero dadami ka. Nagpunta ako nung birthday na daning, pero hindi ako nag-preach at nag-preach. Isip. Hindi ako nag-preach. Anong ginawa mo lingkod ng Diyos? Kumain lang ng espageti niya. Hindi ako nag-preach at nag-preach. May tao ka humor rito? Amen! Palakpakan natin si Lord! Siya pinagturo ko, siya pinag-preach ko. Ako na lang ang naging MC. Hello? Naunawaan mo ninyo ako? So enlarge your vision. Pagpasabihin, pagpapananatili ka lang nag-iisa. Pagpasabihin, mananatili ka lang na mahirap. Pagpapasabihin, mananatili ka lang sa vision kasalanan. At kung sabihin mo na natinig ka lang ng konti, natami ka, so enlarge your vision. At ano ang sabi sa Romans chapter 4? Sa verse 18 hanggang 21, Romans 4, 18 hanggang 21, anong sabi ka noon? Makinig na lang kayo sa akin. Kung hindi man ma-impress na kayo, makinig na lang kayo sa akin. Ito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Si Abraham, even against all hope, sa kabila ng kawalang pag-asa, nakita niya ang sarili niya. Ay, matanda na. Hindi na makakabukod ng bata. Ah, si Sarah, wala tuyot na. Menopause na. Kaya, laging naiinis, laging naasar. Nag-menopause na kasi. Paano ba kami makakabukod ng bata? But even against all hope, sabi ng Bible, Abraham, hope in God. Umasa pa rin siya sa Diyos. Amen? Na alam na meron kakayanan na ang kanilang mga patay ng katawan ay gagawin ng Panginoon ng fruitful, fertile upang sa ganoon makabuo sila ng bata. Amen? Romans 4:18 hanggang 21. You see? Nakikinig po ho ba tayo? Even against all hope, ito ang tingin sa magandang lalaki sa araw pa. Sa kabila ng kawalang pag-asa, umasa pa rin. Kaya nga nakagawa si Pastor Aking na isang kanta. Tutugunin ako ng Diyos. Pinapastoral natin yan sa lahat ng aking pangangailangan.
Sa kanya lang ako matitiwala. Tutukunin ako ng Diyos. Nakagawa ng kanta. Sa kabila ng kawalang pag-asa'y umasa pa rin sa Diyos. Sa kabila ng kawalang pag-asa'y umasa pa rin sa Diyos. Iyan ang kinakailangan natin. Ang tanong ko ngayon, gusto niyo bang mabago ang buhay? Gusto niyo bang mapatawad sa bisyo at kasalanan? Gusto niyo bang managana at yumaman at pumasok ng langit? Gusto mo bang maging missionary to the nations of the world? Hello! Number one, be like Abraham. Narinig na? Be like Abraham. Be a man or woman of faith. Be a man or woman of faith. Si Abraham sa kabila ng walang pag-asa, siya pa rin ay umasa sa Diyos. And my God shall supply all my needs according to His nakikinig po ba tayo? Sa kabila ng walang pag-asa, umasa, a man of faith. A man of faith. A man of faith. A woman of faith. Hindi na mababago buhay mo, mababago ako ng Diyos. Mapapatawad ako ng Diyos, malilinis ako ng Diyos. Mananatili kang mahirap, hindi. Yayaman ako para sa ganain ako ng Diyos. Itatayo ko kayo, Jeff, saan mang lugar, saan mang bansa. Kukuha ako ng maraming supporter. Amen? Yung mga galing sa kayo, Jeff, pag napunta na ibang church, hindi na pinapakawalan. Bakit ka ganyan? Anong klase ka? Sa kagaling, bakit marami nung alam, bakit ang tapang, bakit meron ko natutunan? Hindi galing dito eh. Pero kung magkami siya, kayo magkagaling sa akin, yun nakukuha ni dating alam ng kayo, J.M. Tingnan pa lang yun, bless na bless na sila. Eh, lalo na kung pagkain talaga. Tingnan pa lang yun, Jenna. Ang saya-saya nila, nakabuha kami ang tinga sa kayo, J.M. E di lalo na kung kali nang nakuha mo, hindi tinga. Hello? E sa awa po ba rito? Hindi ba sa mga magmayabang na may pagmamayabang ka? Lalo na yung pagmamayabang mo ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? E tinga pa lang eh. Sayang-saya na sila. Hindi naman pakawalan, tinga pa lang yun. Hindi lalo na kung mga kanin talaga at ulam talaga ang nakuha nila. Lalo hindi na nila papakawalan. Nakuatid ka na sa amin eh, tagaking naman Jesus Fellowship ko eh. Dito ka na. I prophesy you are part of mine. I prophesy. Tinga pa lang yun. Hindi lalo na pag nakuha nila, di ba? Itao pa pa. Pero sabi nila sa Facebook again, no? Yan daw ang pinakamagandang libro dapat basahin eh. Facebook. Sabi ng mga ating sa Facebook. Sabi gano'n, Presel. Kapag meron na nakikipag-break sa'yo, huwag kang umiyak. Dahil ipinapakita niya lang na siya ay hindi karapat-dapat sa iyo. Di ba? Hindi mo, gets? Nitin ko. Pag meron na lang ipag-break sa'yo, huwag kang umiyak sa kanyang pag-alis. Ipinapakita nila, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Let him go. Let her go. Amen? Amen?
Eh kung bumabalik. Pag-isipan natin, iwalingam na natin. Iipila mo sa marami mong sutor. Number one, how to possess the nations of the world. Pinakita ko sa inyo, we have to possess the nations of the world. And how? Number one, be like Abraham, a man of faith. A man of faith. A woman of faith. Amen? Huwag mong tignan ang wala pa sa'yo. Ang tignan mo, ibibigay sa'yo ng Diyos. Huwag mong tignan ang hindi mo kayang gawin. Ang tignan mo, ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Okay, palakpakan ng palakas ng Diyos. Nakikinig pa po ba tayo? Pag mong tingnan kung ano yung problema, pagsubok laban ng buhay mo ngayon, kung ano yung atake ng kaawin ngayon, ano yung mga hindi mo kaya ngayon, nang tingnan mo yung gagawin ng Diyos. Hallelujah! Tayo ang mga tao always excited sa mga gagawin ng Diyos. Diyan na nga nagturo ako sa patay. Yung mga kapatahan doon, mula sa itaas, nakanganga sa akin, nakikinig sa akin, iyakan sila, patay lang yun. Pero hindi nila maalala, tinakat ako sa taas. Maganda lang lagip nila sa akin. Lagi pa ako abonado, pag-gasolina ko, pang-taxi ko, at lagip ko sa mga kapatid na kasama ko. Mabuti na lang, pinapakain lagi kami ng tinola pang-tanghalian. Yun, nakakabawi kami. Pag kami umuwi, inaihahain sa amin ng tinola. Hindi ko lang alam kung nasabong inyo, pero wala na yun. Basta-basta-basta ko siya ang tinola pag native. Pero alam mo ginawa ko sa mga member ng Praise and Worship Ministry? Binigyan mo ng pera. O ito pera, ito lagi po sa inyo. Magambagambagan kayo, bumili kayo ng uniform ninyo. You see? Hello? Kaya ang team natin sa dating na anniversary ay ang mablessing. Yung mga pulubi, penge po, palimos po. Tayo hindi, namamalimos tayo sa Diyos, pero tayo ang nagpapala ng Pilipinas, tayo ang nagpapala ng buong mundo. Amen! Isipin mo, ikaw magamitin ng Panginoon para iligtas sila. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para gawin silang apostolic people. O siyempre, pag yung mga evangelist na namamatay, tumatanda na, yung mga successor nila, evangelist din. Pero pag ang mga pinapalitan mo, sila Dr. Morris Rulo, sila Taylor Sport, ibang usapan yun. May tao pa ho ba? Ano sabi ni Benny Hinn when Taylor's born die, sabi niya. When Billy Graham die, ang anointing ko mag-i-increase. Yung anointing nila mabubunta sa akin. Grabing swapak ni Benny sa anointing. Eh dapat ganyan tayo, amen? Eh bakit yung mga hablot ng anointing dyan kung saan lang dyan? May gulay. Mga habol ka na rin na anointing, yung pang mga anointing na nahabutin mo. Ano ba naman yun? Ang dami ng pagkain, wala namang lasa. E subukan mo isang-isang pagkain lang, pusog ka na at sarap ang lasa. E kami kahapon, kumain kami. Kasi nga, celebration sa pagkapanalan nila Joshua, yung classmate niya, birthday pa. Kain tayo. Pero nadismaya ako. Yung chicken nila na kilala sa buong mundo na masarap, malambot, may dugo-dugo. Sabi ko, palpakan chicken ngayon dito, dugo-dugo pa. Dati, ang sarap kumain nun eh. Kahapon, hindi namin naubos yung chicken. Eh, anin may
maraming pagkain, wala namang lasa. E isang order mo lang, mahal nga, malasa naman, usog ka na. Amen? God is not just looking for quantity, but also for quality. Tandaan mo yan? Not just a quantity of preaching, but a quality of preaching. Not just a quantity of singing and dancing and playing the instruments, but also the quality, the anointing. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya, paano rin sinakop ni Abraham ang buong mundo? By faith. Pananampalataya lang. Anong meron siya? Wala. Naniwala lang siya sa Diyos. Na ang Diyos ay kaya siyang paramihin, pinarami nga siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Eh, lahat na ng uri ng tao, nakikinig na sa akin ngayon eh. Ay, nang nakaraan nila. Yung inahangaan ng dating artista, dating kongregista, na speaker nila, nakikinig sa akin eh. At nagpapasalamat pa at nakatalo eh. Amen. Eh, mga tagapagturo nila, nakikinig natin, tinuturuan natin eh. Kaya nga nakaka-amerkana tayo eh. Kaya nga kaya ano ngayon, malaki ang amerkana ko para ako nakahanger eh. Buksan ko kaya. Para ako nasa sampayan eh. Itao pa ko rito. Eh, ganun talaga eh. Hindi pare-parehas ang ano eh. Nanahiyan, nagbibigay ng amerkana eh. Nakahin mo na lang, ako na lang bibili. Parating ka magkamali ng size. Pero pag S3, ikaw na bumili. Para sa naman yung S3. Huwag lang yung medyo China. Diba? Para sa naman yun eh. Huwag lang yung medyo China, diba? Diba nung ako po natin ng mga dinutunod na turo sa inyo? Sabi, hindi nyo ba naiisip? Isaiah 51:2-3. O, tagilugin natin. Isaiah 51:2-3. Tagilugin natin. Yung kanina, 51:2-3 ba yun? O tama, 51:2 Isaiah 51:2, Tagalogin natin. Tingnan nyo si Abraham na inyong ama. Hindi nyo ba naiisip si Abraham na inyong ama? Hindi nyo ba naiisip, nag-iisa lang siya nung una? Nang bandang huli, ang dami na niya? Dami na niya. Hindi niya ba naiisip yun? At pinagpala siya ng Diyos, pinarami siya. Hindi mo ba naiisip ng unang panahon ng prayer mo, bulok-bulok lang. Ngayon, puro-puro niya, naglalaki pa. Hindi mo ba naiisip, para-para lang, basta-basta lang. Ang prayer mo lang sa Panginoon. Ngayon, nakabulig na ako, sana huwag akong mawala. Pero ang pangarap na niya sa hindi ka lang mawala. Kundi maisip mong the more best is yet to come. Hindi kaligayahan ng Diyos ang makabalik ka lang. Ang kaligayahan ng Diyos, umangat ka pa. Kailangan ko na maraming mag-aayuno ngayon. At sobrang dami na mag-aayuno magpalista. Para ka nabibilang talaga. Sabihin sa lahat ng ating mga outreaches, pati mga nasa ibang basa, magpalista. Mag-text, magtawag, mag-PM sa ating Facebook, Kingdom of Jesus. This is the day, not just a prophetic fulfillment, but apostolic fulfillment. And these are the days of apostles and evangelists. Tapos-tapos na yung mga panahon ng mga patay na at mga buhay pa ngayon ng mga evangelista. Tapos na sila eh. Yung mga successor nila, puro evangelist pa rin. Nasa apostolic season na po tayo, nasa apostolic time na po tayo ngayon, mga minamahal. Not just evangelizing the world, but bringing the world under high calling and perfect destiny in Christ. Eh, mga pastor nga nila, hindi makapag-full-time, dapat mag-full-time eh. At sabihin nila, eh, bakit si Lucas
nakalagay, si Lucas ang manggagamot. Oh. Pero ang tanong, basahin mo ang Bible. Ilan ang pinagaling ni Lucas sa Bible? Ni isa wala. Dahil hindi pinaractice ni Lucas ang pagiging doktor niya. Amen? Luke na doktor. Luke na physician. Pero ni isa walang pinagaling. Bakit? Dahil hindi niya pinaractice ang pagiging doktor niya. Kasama siya ni Apostle Paul sa missionary work. Eh nung nakagat si Pablo ng ahas, Acts 28, winagwag lang ni Pablo eh. Oh, hindi siya kinamot ni Lucas. Kaya kami nagsasabi na kaya ang mga pastor nila hindi full-time kasi Lucas na physician, Lucas na doktor. Ituro mo sa akin ang konong versikulo na nagpagaling si Lucas na may sakit.